Guys, good morning. So, welcome to our new vlog. Panibagong araw na naman tayo. So, guys, ito itong sa likod ko lilinisin ko muna bago pag nalinis na maya-maya arangan ko na yung kulungan. So, yung mga maliliit na bit, so yung bansot natin dito natin ilagay sa kulungan na to. So, kung makita nyo to guys, kasyang-kasya yung dalawa rito. Siguro makakarecover na sila dito ng dalawang buwan. So, ayan. Samahan nyo ako guys sa paglilinis. So, panoorin nyo yung video nito. Ito yung paraan natin para yung bansot natin makarecover kahit papaano. Alambre ka pa dyan pa? Alambre? May alambre ka pa? Panali natin dito sa ano? Thank you.
Mayroon ka pa doon na, no? Kabilya? Kabilya. Eh, ano dito? Sa nilalagay. Eh, bubutas para matali sa dulo. Ito, tanggalin natin lahat. Eh, talim mo muna natin. Dito pala natutulog yung mga manok. Anong manok yan? So yan na guys yung nilagay naming harang. So isang buong steel matting yan na hinati lang. So hindi na yan kayang akyatin ng baboy. Siguro mga 3 feet na naman itong taas nito. Tapos lagyan na lang ng bakal doon sa dulo para may pagtalian ng alambre. So yung ginawa ng mga bee guys, oh, binaliktad nila yung lagayan ng pagkain. So talian na lang mamaya ng doble. Pinaglaruan nila. So matututo rin sila niyan guys pagkain siguro mga after 1 week. So pahinga-inga muna. Ayan, medyo maluwag-luwag na sila rito guys. So yan mamaya yung kahoy na to tatanggalin para lumiwanag dito sa kanila. So lagyan natin ng tubig. Painumin natin. So ito guys ang gamit namin, yung pressure wash. Bakas din yan. So yan guys, malinis na. So mamayang hapon, ililipat na namin yung mga dalawang bihis. So maluwag sila dyan masyado. So sinabay na rin namin linis tong inahin. Yan. So ito guys, para tuyo-tuyoin lang ito bago lipatan ng baboy. So sana guys, ito buntis na. So sa pa ito mag 21 days, nai-exit siya ng December 13. So 23, mga January 7. Yan. January 4. Yan, nandito pa ako niya, kaya matik pa natin. So ito guys, yung pakainan, medyo mataas-taas ng konti.
Sasampa na lang yung baboy dyan. So guys, yan muna yung ating temporary na paraan para makarecover yung bansot na baboy. So sa mga nanonood dyan na may mga alagang baboy, so pagka mayroong bansot, kailangan talaga iwala yan o mayroong sakit. So ito muna yung gagawin naming nursery pin. Yan. So yan guys, sa mga nanonood ng video natin, lalong-lalo na sa hindi pa nakapag sa like, share and subscribe, paki-like, share and subscribe na lang po. So, update sa panahon natin ngayon, makulimlim. Ayan, parang uulan. So yan guys, mayroong bunga ng yan o, dalawang saging, medyo alanganin pa itong isa. Yan. So, ito mga puno na to guys, rambutan ito. Yan. So, mayroong apat na puno ng rambutan dyan. Ito ka itong mga maliliit. Yan na guys, kaninang hapon, ilipat namin yung mga bihik. So, ito yung dalawa. So diyan ko na rin pinakain muna sa sahig, bukas lalagyan ko sila ng pakainan na maliit. So yan guys, yung apat na manok na natutulog dito. Hindi ko alam kung paano yung mga yan para makalipat sa kanilang tulugan. So magkakalat yan dyan guys, pero okay lang daw yan. Yan. Ito yung pinakamaliit. Yan naman yung kapatid niya na medyo malaki. Masasanay rin sila dito. Yan. So yan guys, tingnan natin yung mga biit na maliliit. So binigyan ko na sila kanina ng feeds na pang biit. Super biik. So, lagyan natin, tingnan natin kung kakain. So, ito guys, apat na lang sila. Maluwag-luwag na. So, sana lumaki pa sila rito sa loob ng dalawang buwan. So, ito naman kabila guys, nabawasan na rin ng isa to. Iyan na lang yung isang maliit to. So ito guys, yung nabili kong super biit kanina. 96 ang isa nito. Yan. Dito natin lagay. So yan guys, medyo busog pa sila. So pag nagutom yung mga yan, pupunta yan dito at saka kamain. Yung gustong kumain, kain lang. So babalikan ko sila mamaya guys, mga alas 8. Papakainin ko sila. Yan. So yung iba guys, gusto pang dumidi. Pero yung inahin, medyo alanganin na. Hindi ko na kasi to guys papakainin ng lactating, gawa ng isang sako na naman alanganin, malapit na silang iwalay. So breeder na guys ang pinakain namin kanina. Yan. Kumakain naman sila guys. Kanina nilagyan ko na to ng dalawang dakot. Sa inubo sa Manila, nilagyan ko na ng konting tubig. Ayan o. Mabango kasi yan guys. So gustong gusto ng mga biik yan.